para po sa mga nagtatanong kung anong kalagayan ng ating Yormie ngayon, sa inilabas na medical bulletin ng Santa Ana Hospital, sa ngayon nakaramdam ng body pains at dry cough bago matulog ang ating alkalde. Sa ngayon, wala naman pong complaint sa difficulty of breathing, wala naman pong chest pains, walang fever, walang diarrhea, at walang oxygen issues. Stable naman ang kanyang vital signs sa buong araw. Pagkain niya po, yung appetite niya po, maayos pa rin. Pagdating naman po sa ating pangalawang punong lungsod, si Vice Mayor Honey Lacuna, sa ngayon, mabuti po ang kanyang kalagayan. At ayon kay Dr. Grace Padilla, ang hepe ng Santa Ana Hospital, madi-discharge na po bukas ang ating pangalawang punong lungsod. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip, lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, nilikpit at nilinis, sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan, walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat, muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. Okay, magandang gabi mga batang Maynila. Sa ngalan ng ating punong lungsod na si Francisco Isko Moreno Domagoso, ako po si Julius Leonel ng Manila Public Information Office. At ito ang opisyal na broadcast ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Para ngayon po ay maghahatid tayo ng balita mula sa Pamahalaang Lungsod. Kasama natin ngayon si Dr. Arnold Pangan, or kilala natin bilang Doc Pox, para sa latest COVID-19 update sa lungsod ng Maynila. Doc Pox? So, na sumusubaybay. Siyempre po, yung pong mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, pati na rin po yung mga kababayan natin na nasa abroad na sumusubaybay po sa FB page o sa palatuntunang ito na live broadcast po ng ating Yormie. Alam ko po na miss nyo na po si Yormie. Huwag po kayong mag-alala. Sa tulong po ng inyong mga dasal ay patuloy po ang kanyang paglakas. Si Vice Honey naman po, gaya nga po ng nasabi ni Sir Julius, ay uuwi na po bukas. So, sana po ngayon habang nanonood kayo rito at nakikinig ay nasa mabuti po kayong kalagayan, sampu po ng inyong pamilya sa buhay. So, parapatin po ninyo na iulat ko ang kalagayan po ng COVID-19 at pagbabakuna dito po sa ating lungsod. Sa ngayon po, 18 ng Agosto 2021, meron po tayong aktibong kaso ng COVID-19 na 1,757. Meron po tayong 375 na bagong kaso. Kung maaalala po ninyo, ang kaso po natin na bago kahapon ay nasa 235 lamang. Ngayon po, medyo mataas po ang ating kaso, nasa 375. Sa kabuuan naman po na gumaling, meron na po tayong 69,417. 229 po ang bagong gumaling ngayong araw. Para naman po sa mga pumanaw, meron na po tayong kabuuang 1,359 na namatay. At pito po dito sa araw na ito ang namatay, kaya nakikiramay po ang pamahalang lungsod ng Maynila dun po sa mga naulila. Para naman po sa ating RT-PCR swab testing, patuloy po yan na binibigay ng libre ng pamahalang lungsod ng Maynila, meron na po tayong 143,955 na nabigyan ng libreng swab testing. Doon naman po sa COVID-19 bed allocation, para po sa ating 6 na ospital na may kapasidad na 491 bilang ng mga kama, nasa 310 po ang okupadong kama sa porsyentong 63%.
Doon naman po sa ating Manila COVID-19 Field Hospital na may kabuuang 344 na bed o kama, nasa 306 na po ang okupadong kama, nakabuuang 89%. Para naman po sa ating quarantine facility sa kasalukuyan, meron po tayong 5 quarantine facilities na bukas. Nasa 870 capacity po yan, yung pong 14 na ating quarantine facility. Sa ngayon po, meron pong 195 na okupadong kama sa kabuuang 22%. Okay? So, medyo nakakaalarma po dahil po patuloy ang pagtaas ng ating kaso dito po sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi lamang po dito, marami rin po yung mga karatig lungsod natin dito po sa NCR, ganun din po sa probinsya, no? So, anyway, dito naman po tayo sa ating bakunahan, ang update po sa ating pagbabakuna. Sa ngayong pong araw na ito, alas 5 ng hapon, 18 ng Agosto, meron po tayong, as of 5 p.m. po ito, no? Meron po tayong nabakunahan na 26,731 as of 5 p.m. Pero hindi pa po tapos ang ating bakunahan, hanggang 7 o'clock po yan. So mamaya pa po yung pinaka-final na ibibigay na dato sa atin. Okay. Sa atin naman pong pagbabakuna sa ating second dose, nagbakuna rin po tayo ngayon ng second dose. Ang target po natin dyan para po sa ating second dose ngayon ay 11,217. Okay? Hanggang 5 o'clock po, ang actual na nabakunahan nasa 10,990. Hindi pa rin po tapos yan. Hanggang 7 o'clock po yan. Pero as of now nga po, meron na po tayong 97.98% na nabakunahan para po sa pangalawang dose. Okay. So, hinihikayat po natin ang lahat na magpabakuna dahil po bukas, magkakaroon po tayo ng pagbabakuna para po sa first and second dose. Pero bago po yan, nais ko lamang pong ipabatid sa inyo na kagaya po ng sinabi ko kahapon, na napaka-importante po ng pagbabakuna at napaka-importante po na kayo ay mabakunahan. Base po kasi sa datos na ipinakita rito, sa atin pong mga 6 na ospital, 57% po sa mga pasyente natin na na-admit dito po sa ating ospital ay unvaccinated o hindi po nagpapabakuna. So, ang laki po ng porsyento kung makikita ninyo, mga batang Maynila. Kaya po, please, huwag na po kayong mag-atubili, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa, nakikiusap po tayo, na sana po bukas, pumunta po kayo sa mga vaccination sites para po makatanggap ng inyong bakuna. Lagi pong paalala na ating Yorme, ang pinakamabisang bakuna po, yung pong bakuna na ilalagay sa inyong katawan. Okay? So, para po sa schedule...